hindi. Ibinahan ko siya na pumunta dito para mag-testify. Masa? Pamasahin ko siya. Gusto niya. Oh, nag-gastos yung pera yung committee ko. Pamasahin niya. Back and forth. Pero sir, malakas ba yung loob niya? Then out of the country siya, kaya dami yung sinasabi na pwede. Most likely. Oh. Baka ganun. Napaka-dangerous. The matter of fact that ganun na lang niya kung tirahin yung chairman ng committee na nagkakandak ng honest to goodness hearing. Ha? Ganun na lang kung tirahin niya. Why? Because she's outside of the country. She's outside of the country. Na, ang dami niya tinitira. As I've said, hindi ako na may personal ng tao. Kahit may personal niya ako, still, I will treat her presence in my hearing, in the next hearing, objectively. We cannot allow that virtual presence dahil kung magsinungaling siya, paano po siya, ikukontempt ko siya. Kung ikukontempt ko siya, wala akong jurisdiction na kanya, hindi ko siya makulong kung magsinungaling siya. Unfair, unfair yan sa mga nakulong natin dito na nagsinungaling. Sa embassy. Sa embassy, sir. Sa embassy. Punta siya ng Philippine embassy. Pwede. Pwede. Basta doon sa embassy. To sit the record straight and to klaruhin natin ito lahat. Mahirap yung hindi natin maklaruhin lahat ito. Eh, marami pang tao na manluloko. Marami pang tao maniniwala na kung ano-anong pinagsasabi. Kailangan maklaro natin ito. I am here for truth. Para makuha natin yung katotohanan. Wala akong tinatago dito.